Hello guys, dumako naman tayo sa part 3 ng ating BLD tutorial, which is yung memorization ng corners. Pero una sa lahat, sa mga nakanood na nung memorization ng edges, kung nagtataka kayo kung bakit hindi na ituro dito kung paano i-memorize yung edge, yung parang wala bang yung parang matututunan ko yung i-memorize lahat-lahat yung edge. Bale, sa last part na yon, sa last part gagawa ko ng example solve na may scramble na pwede nyong sabayan. So, sa last part na yon, pinaka-importante doon, parang gulong-gulo yung cube, matukoy nyo kung anong letter or syllable yung para doon sa piece na yon. Okay? So, sa corner naman, mag-a-assign muna tayo ng letters. Ang gagamitin nating system, A, B, C, D. Kaya, bale, ang importante lang din dito, kagaya nung una, kagaya nung sa edge, parang gulong-gulo yung cube, matutukoy nyo agad kung anong letter. So, yun muna. Okay? So, uli, harap yung blue, taas yung yellow, tapos ganito kasi, ito yung buffer piece. So, dito lahat mag-uumpisa yung solve. Kumbaga, kung anong letter or anong piece yung napunta dito, ilalagay natin yun sa tamang lalagyan. So, ito yung buffer zone dito sa area na to. Diyan tayo gagawa, diyan magsisimula lahat. Ito naman si buffer piece. So, si buffer piece, kagaya nung sa edge, walang naka-assign na letter para dito kasi hindi natin talaga siya i-memorize. Okay? So, dito tayo magsisimula. So, ganito kasi yan. Yung yellow ni yellow, green, red, A yan. Sundan nyo na lang ha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, itong orange, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. So, yun. Ganun siya. Tapos, yung ginawa ko, kung gusto nyong sundan, kung paano ako nag-memorize, kung paano ko kinabisado, kagaya nung sa edge, in-isolate ko sila per side ako nag break down ko yung mga letters per side, tapos per side ko kinabisado. So, ganito. Baka gusto nyong kunin yung kung paano ko siya kinabisado, ganito siya. Per side, A, D, G. Oops. So, yan. A, D, G. Tapos, pause nyo na lang, ha. Yan. Tapos, sa blue naman, H, F, S, Q. So, H, F, S, Q. And then, sa red, isipin. Yan. Paganyan, patagilid. E, C, P, N. Pause nyo na lang. Tapos, sa orange naman, I, T, J. So, sabi ko si buffer piece, wala siyang, walang letter na naka-assign dyan, kaya itong tatlo lang. I, T, J. Pause nyo na lang. Orange. Tapos, si green naman, ganito, nakatalikod yung cube. Tapos, B, yung green, M, tapos K, B, M, K. Tapos ito, buffer piece. So, nakatalikod yung cube. B, M, K. Pause nyo na lang. Tapos, last naman si white, loro. So, nakahiga yung papel, tapos yan, nakailalim si white. L, O, R, tapos U, loro. So, yun. Gawin nyo muna yan. Gamayin nyo yan. Kabisaduhin nyo. Tapos, tsaka kayo bumalik para panoorin yung next part nitong video. Pero, bigyan ko lang kayo ng patikim kung paano sinasolve yung corners. So, halimbawa, gulong-gulo yung cube, no? So, harap yung blue, taas yung yellow. Dito mag-uumpisa ang lahat. Lahat. So, bale, kailangan one click, alam nyo na agad kung anong letter to. Ito yung A. So, parang setup move. Parang setup move and then algorithm. And then undo yung setup. Mapupunta siya dun sa tamang lalagyan. So,
May gusto lang akong i-mention doon sa memorization ng edges. Sa corners, hindi mo kailangan bilangin yung corners. Hindi mo rin kailangan bilangin yung edges. So, itatake ko lang tong opportunity na to habang may time pa para sabihin na rin kung kailan may parity. So, pag sinasolve nyo yung edges, nasabi ko na to, so magiging redundant ako pa ulit-ulit kung kinakailangan. Basta hindi nyo makalimutan, tsaka para sa benefit ng mga hindi nakakaalam. Kapag Pacman plus M2 yung ginagamit nyo, tapos minemorize nyo yung edges, tapos yung last na edge pair, kapag iisang edge lang yung nandun, yun, may parity na agad. Okay? So yun lang. Basta nag-iisa yung last na edge doon sa memorization, parity, tapos i-explain ko kung paano mag-deal with parities, tapos sa last na part magbibigay ako ng example, yun nga, ng kung paano kayo gagaling mag-memorize, kung paano mapapadali yung memorization, tapos parang sabay-sabay natin i-solve yung cube. Okay, so yun lang muna para sa part na to ng video. Ang next na video, yung mga algorithms na, and then after nun, mag-proceed tayo dun sa main idea, mga special cases na may encounter, and then finally, example solved. So, yun. Salamat. Bye-bye.